Maraming salamat sa ating butihin kalihim ng Department of Foreign Affairs. Oo, please, umupo po kayo. Mahaba-haba itong speech ito. Magpahinga muna kayo. Pasalamat ako sa pagpakilala ni Secretary Ricky Manalo. At nandito po, kasama ko na po lahat ng nandito po halos yung namumuno ng delegasyon ng Pilipinas dito sa APEC. Meron tayong, meron lang naidagdag na secret weapon na sumama sa atin ng dating Pangulo, ang dating Pangulo si GMA. Sinasabi kong secret weapon dahil ako yung baguhan dito. Ako yung unang, ako yung bagong naging leader. At pagpapasok kami sa meeting, pag tinong nakita si GMA, ito, yung my good friend. Oh, madali na kagad yung usapan. ating kasama, alam naman ninyo yun, dahil nila live stream ninyo yung kampanya natin, kasama natin sa kampanya, si dating secretary, ngayon senador na, Senator Mark Villar. At nandito po lahat ng mga, kagaya ng sabi ko, yung namumuno sa ating delegasyon dito sa APEC, ay papakilala ko na rin sa inyo. Andito, siguro, ito na yung pinakabago na department dito sa pamahalaan ng Pilipinas, ang Department of Migrant Workers, pinangungunahan ni Secretary Tuts Ople. At talagang magaling ito si Secretary Tuts dahil ay pagpahabang pumupunta kami rito, ikaw na mag-announce para ikaw may gano'n dito. Meron siyang magandang balita para sa ating mga yung first overseas. Yes, magkakaroon na kayo ng polo office. Talagang malaking bagay yan at magiging mas madali lahat ng mga kailangan ninyong gawin. Kaya talagang maaasahan natin ito si Secretary Tuts dahil matagal na niyang advokasya yan, matagal na niyang trabaho yan, yung tumutulong sa ating mga, hindi lang overseas workers, pati lahat ng mga labor group ay tumutulong siya. Andito rin po ang ating Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual. Siya po ay isang kasama natin sa tinatawag na economic team para buuhin ang mga investment na pumapasok sa Pilipinas. Ang katabi niya ay si, siguro kilala niya ito dahil Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. At siya ngayon ang busy dahil sa mga pangyayari sa Pilipinas, siyempre siyang lagi nating inaasahan na magdala ng tulong. Kaya tama yan. Dapat yan ang palakpakan ninyo ng malakas para yung mga... Andiyan naman yung ating Secretary for DICT, the Department of Information Communication and Technology, Secretary Ivan Uy. Napaka-importante po ng trabaho niya dahil siya ang magdi-digitalize ng Pilipinas, ng gobyerno, ng bureaucracy, pati local government, yan ang naging trabaho niya. At sa dulo ay... Kilala po, kilala niyo pala si Direk Paul Soriano. Siya ay kasama at ang kanyang katungkulan
ay pagandahin at ipaalam sa lahat ng buong mundo ang galing ng Pilipinas sa creative industry. Andito rin ang ating press secretary na si Cheloy Garapil na siyang magkukwento sa ating mga... Well, of course, the ambassador, Millicent Cruz Paredes, at saka magkakaproblema pag hindi ko binati ito at magkakagulo na ito. Kaya kailangan, hindi dapat naman kasama sa aking pagbati ang ating napakaganda at napakabait na First Lady. Hindi po siya makapaniwala, First Lady na pala siya. Kuminsan, titignan ako. Nanood lang kami ng TV, titignan ako. Anong ginawa mo sa akin? Ba't mo ako ginawang First Lady? Ang hirap ito. At sa inyong lahat, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat. Maraming salamat sa... na ibang klase talaga pag napupunta kami sa Filipino Community, talagang nakakataba ng puso na makita kayong lahat. Kahit na hindi naman ganun kalayo sa Pilipinas, kahit papano. Siyempre, at yung pinanggalingan ko, yung APEC, usapan seryoso na ano yun. Ah, ito, bagong dating. Akala niya makakalusot niya, ang laking tao eh, paano siya mga... Ito ang ating Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Siya yung tumutulong sa atin para baguhin ang mga batas. Alam nyo naman, Sir Basma. Ito yung ating... Swerte namin yung delegation ng Pilipinas. Swerte ninyo, yung delegation nyo, may kasamang superstar. Alam na, kilala naman nyo si Don Silueta. Andito siya dahil kasama niya yung kanyang asawa na si Secretary Anton Lagdameo. Siya ang special assistant to the president. Kaya ito yung team na dinala natin para dito sa APEC. Ang APEC, ang sadya namin talaga dito ay para makapunta sa APEC. Ang APEC is the Asia Pacific Economic Cooperation. Ito grupo ng lahat ng nasa Asia Pacific na mga bansa nag-uusap tungkol, first time kasi sa apat na taon, first time ito nagkaroon ng face-to-face dahil nga sa pandemya. Kaya't naging importante itong meeting na ito. Para sa akin din, dahil nakilala ko yung mga leader, nakilala nila ako at napag-usapan talaga namin ang mga dapat gawin para maging mas magandang takbo ng ating mga ekonomiya ng ASEAN. Kahit na yun ang naging sadya namin dito, ay hindi ko talaga palalampasin ng pagkakataon na makasama ang Filipino community. Mabigyan ng panahon na makasama ang ating mga minamahal na kababayan. Ngayon, itong mga ginagawa namin pagbibisita sa Filipino community, ay sabi ko, paano naman, mag-speech, marami, medyo pagandahin, pasayahin naman natin. Kanong staff ko, sabi nila, ito, tinulungan ka, ang ganda ng botong natin ang kapo dito. Pero hindi natin sila nakampanya dahil pandemya nga. So hindi walang biyahe.
So, ang gawin natin, bigyan na patikim, magpatikim naman tayo sa kanila ng kampanya. Alam ko na na-live stream sa inyo. Kaya may konti tayong palabas at yung mga kanta na nadala namin sa kampanya ay siguro naman, sinasabi ko, lahat ng ating mga kababayan, dapat naman talaga ay kampanyahin pa rin natin kahit tapos ng halalan. Dahil ito lang ang isang bagay na ating magagawa para magpasalamat sa inyong napakabigat na suporta na binigay sa amin, binigay sa akin, binigay kin Daisara, yan si Senator Mark Villar, lahat ng aming mga kasamahan. At ito'y siguro bilang pasasalamat na rin sa inyong lahat na hindi kayo nakakalimot sa aking pamilya at yung tuloy-tuloy ninyong pagmamahal at suporta na ibinibigay sa atin. Kaya naman ay ginagawa namin lahat upang masasabi ko na yung ganyang klaseng tiwala na inyong pinakita para sa ating mga kandidato, para sa akin, para kay Inday Sara, para sa mga sa lahat ng mga aming mga kandidato, ay ang magagawa na lang namin ay ang pagsukli sa inyo ng aming magandang trabaho, na aming pagtulong sa ating bansa. Hindi ko alam kung nabalitaan ninyo, pero tinanong ako minsan, tinanong sa akin, ano ba talagang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako sa kanila, simple lang naman, wala nang gutom na Pilipino. Yun lang. Pag nakamit natin yun, ay siguro masasabi natin, nagawa na namin na mabuti ang aming trabaho, kami na mga nasa serbisyo publiko, at hindi naman napahiya ang inyong pagsuporta sa amin. Kunwari pa kayo, pareho ito sa kampanya eh. Kunwari, ako yung chinichir ninyo, pero hinahanap nyo si Sandro. Sabi nyo. Kaya hindi ko na lang sinama. Dahil mo, walang papansin sa akin. Oh. Ganyan. Alam ko din na live stream ninyo yung mga kampanya. Pero hindi nyo nakikita yung mga, puminsan hindi nyo nakikita yung mga nangyari sa audience. Kasi laging aakit ako, ganda ng palakpak, lakas ng sigaw ng tao. Tapos habang nagsasalita na ako, lalabas na yung mga placard nyo. Nasaan si Sandro? Akin na si Sandro. Iyon na yung boto ko, basta akin si Sandro. Sabi ko, mabuti na lang anak ko, kundi napikon na siguro ako. Pero hindi ba, anak ko naman eh, okay lang. pero kaya yan ang mga pangyayari na hindi ninyo nakita. Kaya sabi nga namin, siguro maganda naman, gumawa tayo ng mini rally para naman makita ng ating mga supporter kung paano ang naging pagkampanya. Kaya idadagdag ko na lang, huwag niyo pong kalimutan, ha? Iboto, ha? Iboto, BBM, Sara, Mark Villar, huwag niyo kalimutan po, iboto ninyo. marami po naman tayong nagawa dito sa APEC na ito, yung pagbisita ko rito sa Thailand, nabigyan ako ng pagkakataon na maisulong yung mga pambansang interest ng Pilipinas. Maganda naman at mukhang nagkakaintindihan ang mga magkakasama, ang tinatawag na member economies, kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung problema, kung ano yung kailangan gawin. Mukha naman nagsasang-ayon kami sa isa't isa. Dito Thailand has long been labeled, ang tawag dito is Kitchen of the World.
dahil sa kanilang natural resources, magandang weather, at saka yung kanilang year-round, yung growing season nila, kaya napakaganda ng kanilang agrikultura. Number 13 ang Thailand sa global food exporter, tapos pang-apat sa Asia. Kaya nilalayo natin, lalo pang pagitingin ang ating kooperasyon ng kaharian ng Thailand, lalo na sa larangan ng agrikultura. Ito rin ang ating itinaguyod sa ating mga pagpupulong sa mga pinuno ng mga bansa sa ASEAN region at sa kaugnayang mga bansa nang ako ay dumalo naman sa Cambodia para sa ASEAN Summit. Sa atin, ang pagpapaunlad ng ating agrikultura ang isang kritikal na layunin upang tayo ay maging mas matatag o yung tinatawag na resilient sa kabila ng mga hamong sa kasalukuyan at sa ating mga sa hinaharap natin na ilang taon. Bawat isa sa atin ay may mahalagang contribution. Malaki ang contribution ng ating mga OFW. Noong ilang beses na nangyari na nagka-financial crisis sa buong mundo, pati ang Pilipinas ay tinamaan ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, ang bumubuhay sa amin ay ang sakripisyo ninyo. Ang bumubuhay sa amin, ang galing ninyo sa pagtrabaho, ang respeto na binibigay sa inyo ng mga tiga-Thailand dahil sa maganda ninyong trabaho. Bukod pa doon, lahat naman kayo, siguro alam na narinig na rin ninyo, lahat kayo, bawat isang Pilipino na nagtatrabaho, bawat isang OFW ay parang ambassador ng Pilipinas. At kayo ay naging napakagaling na ambassador dahil kung kausapin natin ang mga Thailand, sabi nila, ang mga trabahador ng mga Pilipino, wala kaming masabi, wala kaming mareklamo, ang sisipag. Ang sisipag, ang babait, at very hospitable at saka very grace, madaling kausap at may palabra, lahat ito may honest, yun ang mga description ng mga tiga Thailand. Kaya kami naman na naging beneficiary ng inyong kahit pagsakripisyo at pagsakripisyo na umalis sa ating bansa na hindi niyo nakikita ang inyong mga pamilya, yung mga anak. Dahil lang naghahanap kayo ng trabaho, ay kami nagpapasalamat sa ibinibigay ninyo, sa inyong ginagawa, binibigay ninyong tulong at pinapatingkad ninyo ang pangalan at reputasyon ng mga Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya naman ako ay naghihikayat sa ating mga kababayan na pagtugunan ng pansin at ng potential ng agrikultura galing dito sa Thailand. At baka pagka naayos na yan, ay masasabi natin, baka sakali naman, kahit papaano, ito talaga yung aking pangarap, ay hindi na kailangan umalis ang Pilipino sa Pilipinas dahil walang trabaho. Malayo, mahirap siguro abutin yun dahil talaga lalo na ngayon sa dami ng pangyayari. Ngunit yan lagi ang aking iniisip. Yung dapat ang Pilipino pag nagtrabaho sa abroad dahil gusto niya. Dahil mas maganda ang pwesto niya roon, gusto niya talagang pumunta, hindi napilitan dahil wala nang ibang mahanap na trabaho sa Pinas. Kaya yan ang talagang dapat hindi natin kinakalimutan na lagi namin kayo iniisip, namimiss na namin kayo eh, kailangan niyo na umuwi. Gawin natin na pagkakataon ang mga hamon na dala ng pandemya at iba pang krisis na nararamdaman natin ngayon. Ating hangarin ay makapag-impok at mapalago ang inyong kinikita bilang mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng maraming mga opportunity sa Pilipinas. Kasama ang negosyo na pinamumunuhan ulit ng agrikultura.
Hinihikayat ko kayong matuto, dagdagan ang kaalaman sa agrikultura at sa lahat ng iba't ibang bagay para kaya nating harapin ang ating mga ang ating tinatawag na new economy. Yan ang ating dapat paghandaan at yan ang amin laging iniisip kung paano ba na ipuesto ang Pilipinas para handa tayo dito sa tinatawag na new economy. Yan din ang aming pinag-usapan dito sa APEC. Ano ba talaga ang mga trabaho, halimbawa, mga trabahong hindi babalik, ay nawala na trabaho, meron dyan, babalik pa, meron dyan, hindi na talaga babalik. Ngunit, may mga bagong lumitaw na dapat makita natin kagad para talaga magamit natin yan para makapagbigay ng trabaho sa tao. At yan ang aming trabaho ngayon sa ekonomiya na tayo ay sa ngayon we are the fastest growing country in Asia sa ngayon. Bumababa ang ating unemployment rate, bumagsak ng half a percent. Ang kahulugan niyan ay 1.2 million jobs. May bagong 1.2 million na trabaho na nabigay natin. Nalampasan na natin ang employment nung bago ng pandemya. Kaya't maayos naman, ang problema lang talaga, napakamahal ng bilihin. Siguro dito din. Meron ganun, mataas din na ba presyo ng pagkain? Tumaas din? Hindi. Kasi ayun, kasi yung agrikultura nila dito ang tibay. Galing lang kami, meron kaming ka-meeting kanina, mga nasa agriculture, at yung pinapakita nila sa amin, ay sabi namin, kumadala natin sa Pilipinas ito, yung ganyang klaseng problema, ay dahil hindi na tayo nag-i-import. Ang nagiging problema, nag-i-import tayo sa Pilipinas ng pagkain. So, kung saan ang pinanggalingan ng pagkain, may inflation doon, tumaas ang presyo. Eh, na-import din natin yung inflation na yun. Na-import din natin yung presyong yun. Kaya, babawasan natin ang importation, titibayin natin yung ating sariling mga agrikultura, ang ating sariling mga negosyo, upang kung sakali man, ay sana naman ay hindi mangyari, ngunit kung sakali man ay magkaroon ulit ng krisis ng pandemya, krisis na kagaya sa Ukraine, ay tayo naman ay nakahanda na kaya natin pakainin ang ating mga kababayan. So, yan ang aming mga naging usapin dito sa nakaraang dalawang araw dito sa APEC. At siguro naman, at marami rin kami, ang ganitong klaseng conference, hindi lamang yung malalaki na magsabay-sabay kami. Meron din mga sideline, nasa may mga meeting na dalawang pangulo, basta leader, dalawang leader lamang. At marami doon sa mga tinatawag na bilateral meeting, ay marami rin kaming nagawa. Marami rin kaming naging agreement. Kaya sana ma-follow up natin ito pag-uwi. At sana bago sa lalong madaling panahon, bago naman matapos ang susunod na taon, ay may makita na tayong resulta doon sa ating mga ginawa. Kaya sasabihin ko successful naman. Dahil dito naman sa Thailand, marami rin tayong kinausap, marami rin tayong kung kanino na tayo nakipag-ugnayan. Dahil marami rin tayong ginagawa talaga sa Thailand. Ang Thailand, seventh major trading partner ng Pilipinas. Dito tayo, sixth export market ng Pilipinas. Sila rin ang seventh import supplier. Kaya marami talaga ang ating partnership dito sa Thailand. Kaya at mabuti na ginanap ang APEC dito sa Thailand dahil marami rin tayong gustong gawin dito sa Thailand. Isa na doon ay bigyan nga ng tuluyang proteksyon at pag-aalalay sa ating mga OFW. Kaya't ako'y natutuwa at ako'y nagpapasalamat. Alam ko na pasok-labas kami rito. Naririnig ko na kayo kanina ba eh.
nung umakyat ako doon sa ano, sabi ko, nakikinig ako, may kumakanta, basta may music. Ay, sabi ko, music, alam ko na yan. Yan mga, yan na yung mga, andyan na yung mga Pilipino. Maging masaya ito mamaya. Totoo nga naman, ang saya namin dito ngayon. Anyway, I will just continue by, I will just end by once again saying thank you to all of you sa napakalaking support ang ibinigay ninyo sa amin sa nakarang halalan. Kahit hindi kayo namin napuntahan, kahit hindi kayo namin personal na nakausap, ay nandiyan pa rin kayo at kayo'y tumulong sa amin sa aming mga kasampa sa akin, kay Inday Sara, kay Senator Mark Villar, sa aming ibang mga kasamahan. Kaya kayo may nagpapasalamat sa inyo lahat. Muli, kagaya ng aking nasabi, ako ay sinumpa ko na isusukli ko sa inyong suporta ay ang pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. At pagpaganda sa minamahal nating Pilipinas. Siguro naman kung ito ay makamta natin, ay masasabi ko, masasabi naming lahat na inyong mga public servant ay na hindi naman natin pinahiya ang suporta na binigay sa atin. Maraming salamat. Kapungka! Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mga minamahal kong kababayan. Salamat po.